Kamusta ka na kabayan? Sana sa mga oras na ito ay nasa maayos kang kalagayan. Salamat sa oras at panahon mo sa panonood ng aming video dito sa The Wise Kabayan Channel. Ngayon naman ay ibabahagi namin ang 5 tips para makaipon ng pera. Madaming paraan para makaipon tayo kabayan. Kung magpo-focus tayo at magkaroon ng consistency sa pag-iipon, malaki man o maliit, paniguradong panalo ka sa buhay lalo na kung may ipon ka. Ngayon taon na ito, bakit hindi mo iprioridad sa goals mo ang pag-iipon? Mag-ipon para sa kinabukasan ng iyong pamilya. Mag-ipon para hindi kakapusin pag may bigla ang pangangailangan. Mag-ipon para sa iyong travel plan at mag-ipon para sa iyong pagtanda upang hindi ka umaasa sa iba. Simulan na natin ang 5 tips para makaipon ng pera. Number 1. Unahin ang pag-iipon bago ang gastos. Kung gusto mo talagang makaipon, merong paraan. Dapat iprioridad mo ang pag-iipon kada swelduhan. Tip lang kabayan, bakit hindi mo subukan na i-automate na ihulog sa saving account mo ang ipon mo pagkuha mo ng sweldo? Gumawa ka ng bagong bank account para lang sa saving na hindi mo pwedeng withdraw agad-agad. Dahil kung bawas na agad ang sweldo mo, mapupwersa ka lalong magtipid. Number 2. Magbawas ka ng gastos. Huwag kang gumastos higit sa iyong kinikita. I-budget mo ang mga gastusin mo, gaya ng renta sa bahay. Kung kaya mo naman maghanap ng mas affordable na tirahan, mas maiipon mo yung sobrang bayad mo sa bahay. Hindi mo naman kailangan ng bonggang tirahan, kailangan mo lang ay maayos at komportable ka. Number 3. I-budget mo ang iyong pagkain. Isa sa pinakamalaking gastos ng bawat kabayan ay ang pagkain. Madalas kasi, imbes na mag-bound tayo ng pagkain sa trabaho o sa eskwelahan ay nabili pa tayo sa labas. Kung nababudget mo ang iyong pagkain, malaki ang matitipid mo. Tip lang din kabayan, iwasan natin ang temptasyon ng social media, mga kaibigan o kapamilya. Minsan kasi may mga pagkain na magandang picturan. Kaya naman bigla ka na lang nakain ng wala sa iyong budget, para lang din may maipost. O kaya minsan naman ay napipilitan kang sumama sa mga biglaang kain sa labas. Number 4. Iwasang mangutang at bayaran po natin ang ating mga nautang. Kung meron kang gustong bilhin na isang bagay at hindi mo naman afford na bayaran ng full cash, ay mas mainam na pag-isipan mo muna ng mabuti kung kailangan mo ba talaga iyon. Dahil madalas ay inuutang mo lang din naman sa credit card mo o sa kapamilya o sa kaibigan mo ang pambayad mo dyan. At kung ikaw naman ay may utang na, sikaping bayaran ito. At huwag na ulit mangutang para lang may maipangbayad. Number 5. Maghanap ng sideline. Para ikaw ay kumita at lalo pang makaipon, maghanap ka ng ibang pagkakakitaan. Sa panahon ngayon, madaming option para magka-sideline, gaya ng online selling. Maging creative sa mga bagay na pwede mong ibenta online, gaya ng pagkain, mga damit or aksesori. Tandaan, mag-budget ka kabayan. Dapat hinahati mo ang sweldo mo sa tatlo. Una, para sa pangangailangan mo sa pang-araw-araw. Pangalawa, mandatory na ipon kada buwan. At pangatlo, mag-budget para sa mga gastos mo na biglaan. Maliit man o malaki ang iyong sweldo, kung kaya mong mag-ipon, paniguradong makakaahon ka sa buhay. Kahit estudyante ka pa, kaya mo din mag-ipon ng paunti-unti. Be wise kabayan. For more tips para ma-inspire ka sa buhay, makaahon sa kahirapan at makapag-ipon. Mag-subscribe ka na sa aming YouTube channel. Hanggang sa susunod ulit, salamat sa panonood ng video na ito. At kung nagustuhan mo ito, huwag kalimutan na i-like, i-share at mag-subscribe.